Sa lawak ng mga kabundukan sa lalawigan ng Aklan, dito karamihan matatagpuan ang payak na pamumuhay ng mga kababayan nating mga Aklanon. Tulad na lamang sa bisita ng aming programa, kung saan pagsasaka sa bukid ang kanilang tanging hanap buhay, pagtatanim sa malawak na palayan at pagbubungkal ng lupa na pagtataniman ng gulay ang pangunahing pinagkukunan ng mga ito. Isa na dito ang Sapa Organic Farmers Association na matatagpuan sa Sityo Sapa, Barangay Cabangila sa bayan ng Altavas. Ayon kay Jose Junicio Rilimbo, tagapangasiwa ng naturang organisasyon, nagsimula sila noong July 16, 2001. Noong una, pagtatanim lamang ng iba't ibang gulay ang kanilang kinakaabalahan, ngunit itong huli ay dinagdagan pa ito ng ilang produkto na makakatulong sa kanilang organisasyon. Sa tulong ng iba't ibang ahensya, nakapagpatayo sila ng ilang pasilidad para sa kanilang produkto sa Nayon dahil ang lahat ng miyembro ng asosasyon ay pagsasaka sa bukid ang pangunahing trabaho. Katunayan sir, ay pang-anom nga presidente ako ko sa Sapa Organic Farmers Association nira. Ay may ko nagbugos ba lang ba ako sa mga nagtaliwan nga presidente. Pero so pangara ay nag-umpisa ra ako na registered da imo sa Duli ko July 16, 2001 pa ta sir. Pero anda ta dati nga kwa na mga gapananong mga ta sir. Dayaron dayang sa Demo Farm gapananong mga ta. Lately ay ginbuligan kami at Developers Foundation nga magkaroon man kami value-adding kwan, may pagkitaan maliban sa pananom. Kasi kung amatro pananom, hay, kwan abi ima kung failure among pananom, hay, may amon pa gin nga mapagkitaan kahit papaano sir. Kaya nagkwano, Developers Foundation nga i-train kami mag-operate mga value-adding. Ara. Sa kanilang farm, makikita ang iba't ibang tanim tulad ng mga gulay, mga root crops gaya ng kamoting kahoy, kamote at mga taniman ng kalamansi, at dragon fruits, kung saan isa sa kanilang alternatibong kabuhayan sa bundok. Dahil sa kanilang kasipagan, natulungan rin sila ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng budget upang magpatayo ng processing center kung saan ang mga produkto sa farm ay dito nila pinoproseso, tulad ng paggawa ng banana chips, kamote chips, kasaba chips at marami pa. Maliban sa among product ay daya nga rahay gin considered namon nga ro mga banana chips ra o sa madali ay value adding ay gaubra kami kara kun uwa mata kami uwa kami sa panguma sa ganas o gapananom ay do yan da among gina pagkunan it among additional source of income namon eh ay makaron ay ginapadayon yun namon ay nagkataon yung abiser nga kinanggan namon sa panguma dahil tigagani makaroon ay hindi kami makakuha. Pero kung gaubra ta kami, may amon nga ni mga level o nang ginadikit yung namon sa among mga produkto. Pero amon yung ginaubra riya ay nga mga banana chips, kamote chips, kasaba chips, ay halin daon sa amon nga demo farm. Amon aron gina-schedule nga itanom namon nga para may amon nga mabuo kung sakali nga gaubra kami ito yung mga product. May amon ginabuyan, hindi ta kami magbaka, may amon ang sarili. Isa si Nanay Deli sa mga natuto na magluto ng ganitong mga delicacies. Dahil sa training, nagkaroon siya ng magandang ideya kung paano makakaproduce ng ganitong produkto sa kanilang asosasyon. Ako si Deli Unayan, na isa man nga nag-antigo sa pag-raha ko daya nga rang banana chip. Bangod sa pag-training man namon sa may nag-offer kamon nga mag-training, ay nag-intra man ako agod ma kaantiguhan man. Nagsimula man ako itpag-ubra, pero naungkat dahil kulang man sa financial. Ay kaya kung may kapital mat-akunta, ay tuloy-tuloy mataro among pag-ubra. Bukon lang it banana chip among ginaobra, may kasaba chip, may kamote chip, may iba pa, may pichipitsi, may kasaba cake at abo pa. Sa pamamagitan ng kanilang processing center, dito nila ginagawa ang kanilang mga produkto mula sa paghihiwa ng mga root crops, pagluluto hanggang mailagay ito sa mga plastic na may mga label.
Sa tulong ng Developers Foundation, nabigyan din sila ng pwesto kung saan dito nila nilalatag ang kanilang mga produkto mula sa kanilang lugar. Kabilang na dito ang mga pinoproduce nilang mga chips. Nakarating na rin sa ibang lugar ang kanilang mga produkto. Ngunit sa hindi inaasahan, nagkaroon ng pandemya dulot ng COVID-19, ang kanilang naumpisahang produkto ay pansamantalang natigil hanggang sa ngayon dahil walang sapat na kapital upang magtuloy-tuloy ang kanilang produksyon. Tagwa pat aro pandemic, hey, amon nga nga talipapa, hey, every Saturday re, gabaligya na kami una, mga kung ano, mga ganggaw, mga saging, mga kung ano re aro produkto, mga pananom namon tinugan, unay una namon doon nga na-display rin sa talipapa, nga gintaoron kamot Developers Foundation, hey, so galing sa panahon pandemic, hey, kuan yot abe may mga protocols abe ratong gobyerno nga ginapasunod ay social distancing isaga hindi ko ta kami una kabaligya ay maskin may face mask kami ay ginbawag ut anakon ginbawag ut abe nga hindi mag may mga crowd nga ray wa uta kami magbaligya may gina-order ta kamo namong mga kuan nga pareho mga pasalubong man na ginadagas actually nakaabot sa Amerika amon yung mga banana chips. Hey, siguro nailaan matanan dahil ga-order ka. Amon nga mga kaibahan nga rin sa nag-uubra ron. Ag ako ga-ubra man nga ni ako, ay gin-train nga ni kami karon sa pag-ubra. Hey, una man nun ako ga-assistikan da ako matangani ay kung ga-pasalubong man ako sa mga sa Manila, ay ako man ga-ubra ka akon man nga pasalubong. Sa among asosasyon nga rin, hey, amon nga lang abing source of fund nga ginahalinan ay 10 pesos a month sa bawat membro. Hey, siyempre, hey, sa kalisod ko, kabuhi mo niya niya, hey, mangunguma mo lang kami. Hindi man naman pwedeng i-demand sa mga membro nga magtaosan at mga tibainti dahil kugang mo niya niya sa masinsanda nga lang pagkaon man. Ay, ginabakay man daw mga pagkaon. Hey, no, ginapaabot sa mga, abo man niya niya kamong nagabulig. Department of Agriculture, ay ginabuligyan man kami. Ay, Developers Foundation, hey, una kita kamon sa pag-assiste ron. Mas lalo sa panahon ng pandemic, kaya wala kami na nawalan kami it hanap buhay sa madaling hambay sa Tagalog. Wag it kami it mapagkunan. Kaya napundo man amon yung mga sangkriti nga ginapagkitaan. Pero yung mga value adding, banana chips, kamote chips, kasaba chips, ag mga pitsi-pitsi gugubra pata kami. Wag it kami it sapat nga kapital makaroon. Hey, pansamantala, hey, amon lang ron anay nga ginpundo. Kaya balik sa bukid muna ang kanilang mga miyembro upang magtanim ng palay habang wala pa ang operasyon. Umaasa naman na matulungan sila ulit ng ilang ahensya upang maibangon muli ang kanilang nasimulan. Malaki umanong bagay ito sa kanila sapagkat isa na ito sa naging pinagkikitaan dahil hindi na sila bumibili ng tanim na ginagawang raw material sa paggawa ng chips kundi galing na rin sa kanilang farm. Siyempre, bago man tumindog asosasyon, may inyo man nga ginatilipunan, may bagay ka man mana. Hay, raamon nga rin nga, kuan, hay, pangayawagot ara. Ay, ito taraamon nga, dati nga training center, inapok tabi ang makuyulanda, hay, hindi yun naman mapatindog. Kaya nagpangayo kami at sa among municipal mayor, hay, gintawaan kami at worth 50,000 nga budget para sa atubang ninyo, sir, hay, makita man yung SAPA Organic Farmers Association Training Center. Kaya karon na amon gin padayon ro amon nga mga gina handom sa amon nga mga asosasyon nga maamon man maabot ro amon nga mga makabulig sa amon nga kinahanglan. May inyo man kami mai kwan sa inyong mga bagatyagon ya para mapadayon namon hay base kung may inyo man doon nga ma-share ka amon kara sa amon nga ra nga asosasyon nga mapadayon man namon da amon nga ginahandom nga magkaroon man kami it bastante nga kapital ag padayon no namon da amon nga mga tinumpisahan. Umaasa sila sa darating na panahon ang kanilang nasimulan ay muling babangon kung may tutulong sa kanilang organisasyon. Natutuwa naman ang kanilang mga miyembro na sa pamamagitan ng programang ito ay maipapaabot namin ang kanilang mensahe. Kaya sa nais tumulong na may pagpatuloy, ang mga nasimulang hanap buhay ng mga magsasaka sa bayan ng Altavas, makipag-ugnayan lamang sa kanilang organisasyon, ang SAPA Organic Farmers Association, sa pamamagitan ng kanilang tagapamuno na si Jose Dionisio Rilimbo na may contact number na 0918-623-2766. Sa kabila ng kasipagan ng ating mga magsasaka sa kanayunan,
Hindi natin maisip na nakapagbukod sila ng ganitong organisasyon na layong tulungan ang kanilang mga kabarangay. Natigil man ito dahil sa pandemya, umaasa silang maibabalik ang dating sigla nito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang nasimulang hanap buhay ay muling babangon at uunlad ng pangmatagalan.